Isinagawa ang Combined Arms Live Fire Exercise Demonstration sa Tarlac sa pagitan po ng Philippine at U.S. Marine Forces. Bahagi pa rin po ito ng Kamandag 2022 na nakatakdang magtapos bukas. May ulat si Patrick De Jesus. Ipinamana sa isang Combined Arms Live Fire Exercise o CALFEX ng Philippine Marines at U.S. Marines ang kanilang kakayahan sa close air at indirect fire support at kapabilidad ng artillery, infantry at armor assets. Ginanap ito sa Colonel Ernesto Ravina Air Base sa Capas, Tarlac. Bahagi ang CALFEX ng Kamandag Exercises sa pagitan ng parehong Marine Forces na nagsimula noong nakaraang linggo. We must practice how we execute this live fire to ensure that not only the Philippine Marine Corps forces but also the U.S. Marine Corps forces can conduct these activities safely. What you see is the combined strength of two like-minded nations working together toward common cause. A lot of hard work this week that went into doing this live fire exercise. Mula rito sa impact area ay maririnig kung gaano katindi yung mga armas na ginamit ng U.S. Marines at Philippine Marine Corps. Ang senaryong ipinakita dito sa CALFEX demonstration ay kung paano tayo aaksyon o re-responde kapag may mga kalabang nagtangkang manggulo. Nagpakitang gilas ang High Mobile Artillery Rocket System o HIMARS ng U.S. Maging ang kanilang attack helicopters sa pamagitan ng air assault. Hindi rin naman nagpahuli ang ating Philippine Marines kung saan ginamit ang pagkakataon ng CALFEX para masubukan ang kanilang mga bagong asset gaya ng mga light armored vehicle at 155mm howitzers. It just arrived, that's why we're happy to be able to use it. And maybe in future campaigns, we can likewise utilize this new capability to defeat the threats confronting the country. Higit 300 mula sa Philippine Marines at U.S. Marines ang lumahok sa CALFEX ngayong araw, kung saan may observers mula sa Republic of Korea Marine Corps. Bukas, formal na magwawakas ang Kamandag 2022 na may halos 4,000 kalahok, kung saan naging matagumpay ang mga idinaos na pagsasanay sa naturang bilateral military exercises. Patrick De Jesus, para sa Bayan, Capas, Tarlac.